Sinalakay ng NBI ang isang kumpanya sa Pasay na nagpapatakbo umano ng illegal na online lending business. Arestado ang babaeng Chinese national na itinturong boss ng kumpanya. Nakatutok si John Consulta. NBI, walang hawak sa PC ha. Sub-sub sa pag-contact sa kanilang binibiktimang kliyente ang may 30 empleyado ng isang kumpanya nang i-raid ng mga operatiba ng NBI-NCR. Ayon sa NBI, sangkot umano sa mga illegal na online lending ang kumpanya. Arestado ang babaeng Chinese national na umano'y boss ng kumpanya. Ang modus nito, pagbantaan umano ang mga di nakakabayad sa mga umutang sa kanilang online lending app. Mahigit 2 taon ng illegal na nag-ooperate ang 5 di-rehistradong online lending collection company na bukod sa nagbabanta sa text at tawag ay gumagawa daw ng bagong loan kahit walang inutang ang kanilang mga dating kliyente. Nakabayad na po ako, tapos sa bigla po nila ako ulit sinisingil na may utang daw ako. Kapag ka tinanggap mo yung application ng kanilang kumpanya, ay automatic na mahihigop nito ang lahat ng contact numbers sa cellphone mo. Sa bagay ito naman, makikita natin dito ang ilan sa mga script na ginagamit sa pananakot sa kanilang mga kliyente. At depende kung gaano katagal yung iyong pagkakautang, ay palala ng palala yung mga mensaheng matatanggap mo sa iyong mga cellphone. Tinatawagan po yung contact reference na binigay ko. Papaya, ipopost po yung mukha niya sa mga kaibigan nila. Iba-blast? Yes po. Nagpapanggap po ng mga government officials po na nari po, NBI po, mga ganun. Yan po. Yun lang sir po yung ano ko, mga polis. Are you the boss of this company here, this illegal online app? I'm not the boss. No harassment. Yung computers na nasisu ni NBI will be subjected to forensic examination upon the issuance of a cyber warrant. Doon ho, makikita ni NBI kung sino-sino ang naging biktima ng mga companies na ito at kung ano ang magnitude ng kanilang operations. Alam naman natin ang mga kababayan natin, karamihan ay kulang sa pera, pero mag-ingat po tayo. Yung mga naging biktima na ito, naka-experience na sila, na tinatakot sila nung napag-utangan nila, pumunta lamang sila sa aming tanggapan. Kinasuhan na ng reklamong paglabag sa Data Privacy Act, Illegal Access at Cybercrime Law ang naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. 24 oras. Baka puso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.